Hello YouTube, kumusta kayo mga immoral? This is your boy Ace checking in and we're back with another video. So nandito tayo ngayon sa Crossing, no? Cityland, Biltoms Clothing Shop, naka new arrival sila ngayon. Date ngayon, ano ba? November 30, no? First day ng new arrival nila. Baka ma-upload ko. Nanginginig sa sakit. Baka ma-upload ko to bukas na. So technically, baka December 1 yun na mapanood tong video. Pakita ko muna sa inyo kung saan to banda. So ulit, ito yung kahabaan ng EDSA. Nandun po yung Crossing, no? Shaw Boulevard. Tsaka ito yung EDSA, no? Ito yung MRT station. Yan. MRT station yan. Para makapunta kayo dito, Cityland, baba lang kayo. Dito kayo mag-exit. Ito lang, tandaan nyo, dapat ito. Makikita nyo yung kulay dilaw na tulay na yan. Bababa kayo doon, then lalakad kayo papunta dito. Kung gusto nyo sila i-search sa Google Maps, i-type nyo lang yung My City Pawn Shop. Yan, kung nakikita nyo dyan, yung sign dyan sa taas, My City Pawn Shop. Yan lang yung i-type ninyo sa Google Maps. Exactly. Ito yung address na makukunin nyo. So kung bago ka lang dito sa channel, maraming salamat sa pag-click at sa panonood dito. At kung matagal ka na nanonood at di ka pa ako nakasubscribe, then please mag-subscribe ka na. Kung may magusto kayo sapatos na ipapakita natin dito sa shop, then paki-like nyo na yung video. Umpisa na natin to mga immoral. Masok na tayo sa loob. Check na natin yung mga sapatos na available. Umpisaan natin dito mga immoral, no? Sa Ultra Boost 2021 yata, 22 na core black. Yan, maganda naman to. Size 7.5. Itura ng ilalim niya, yan, no? Makapal-kapal pa yung swelas nito, 1,580 pesos. Solid pa mga immoral. Maganda pa yung boost. Maganda pa yung upper. Ito lang yung scratches na dito, no? Sa heel cap tsaka sa boost part dito. Insole niya napalitan na, Dr. Kong na hinakalagay. Wala namang issue sa sock liner and collar. So yeah. Dito sa taas, so moral Puma na sneaker, not exactly, di ko alam po ano yung ID niya, pero mukhang size 9 nakalagay dyan, 9. Yan lang, ano, medyo bugbog na. Iangat nga natin ito. Ayan. Technically ganyan yung itsura niya. Kailangan nyo lang linisin to. Tsaka wala na siyang insole. So lagyan nyo na lang. Outsole niya yan. May heel drag na nga lang. 980 pesos lang to. Baka naghahanap kayo ng Nike sock dart. Ito. Kulay itim. Size naman na ito. Size 11 siya. So big size. Ayan po. Yan, no? Creases sa may midsole. Hindi pa naman nagsaseparate ito, pero ito, sa may thumb area niya, may butas na. Ito yung outsole niya. Ito, 680 pesos lang. Check natin yung kapare since may issue siya sa upper. So, ito yung kapare. Ayan, malaki na pala yung butas dito. Ayan. Taiin nyo na lang. Pwede pa. 680 pesos lang to. Ito, merong size 9 na Yeezy 500. Hindi ko alam kung anong colorway ito. Pero, parang, hindi ko naman nag-discolor na siya o madumi lang. Pero ito yun, nag-yellow na yun dito eh. Ano, yellowing na yun dyan. 980 pesos lang to. Yun yung kondisyon ng outsole niya. Baka naghahanap kayo ng ganitong klaseng Nike sneaker. Ito naman size 8. ID niya, ilalagay ko na lang dyan sa baba. Meron ng discoloration dito. Parang nakawa siya somewhere. Kulay green.
pero okay pa naman yun. Swelas niya, ito yung condition, 1,580. Ano naman to? Insole nandyan pa. Na namang issue sa collar and sa liner. Yun po yung itsura sa likod. Ito mga Emerald Skechers Goran. Kaso yung size niya, parang nabura eh. Oh. Yun yata yung nasa ibabaw niya. Nakalagay na lang yung manufacturing date. July 22, 2022 actually. So ayan o, nakalagay Skechers Goran 92. Malambot yung midsole nito eh. Technically parang Hoka 1-1 yung feel niya. Ganda pa. Wala namang separation. Madumi lang to. Wala rin issue. Deform na ng konti pero huhubog din naman yan sa paa nyo. Yan yung outsole niya. Presyo niya 1,280. Oh, speaking of Hoka 1-1, ayan, may Hoka 1-1 dito. Size naman na ito, size 8.5 US. Ayan lang, ano, na ano na yung leather. Nagbitak-bitak na yung leather. Separation ba yan? Parang hindi naman. Tapos, ayan, no, yun lang eh. Pwede nyo i-repaint yan, no? Kaya kung mamasilyahan ninyo. Pero gagawin nyo pa ba yun? Insole niya nandyan pa. May nakalagay dito. Ah, okay. Parang collab siya with opening ceremony. Yung Hoka 1-1 na to. 1,280. Size 8.5. Ito naman, size 9.5. Adidas NMD. Ayan. Brand 3 stripes. Nung nakapa ko yung ilalim, parang medyo manipis na, no? Ayan, 1,380. Nawawa na nga yung outsole na ito. Ito naman mga Emerald, oh. Size 8.5 din. Day Jogger yata yung tawag dito. Hindi ako sure ha, pero lalagay ko na lang yung ID niya dyan sa baba. Maayos pa to. Maganda pa. Ang ganda ng ano, silhouette. Diba? Ganda ng ano, shape niya. Reflective yata yung mga lines na yan ng shoelace. May tama lang dito. Diyan. Diyan sa part na yan. And then. Outsole na yun. Makapal pa mga Emerald. 1,480. Oh, meron pang isang Hoka 1-1 dito. Babang. Ayan, Hoka 1-1. Di ko alam kung tawag, di ko nang babasahin. Size naman na ito. Size 10. Ayan. Medyo malaki siya. Okay naman to. May mga issue eh, no? May mga konting parang hindi siya bitak eh, parang kagat ng ano, langgam, parang ganun. Ayan. Ito, 1,480. Yung swelas niya pang Vibram. Oh, ito pa isa, Fila Barricade. Ito malaki size to. Ngayon ako nakita ng big size na ito. Actually, hindi naman siya ganun kalaki. Size 9.5. Ito, konting pagpaglinis lang to. Malikabok lang. Ito yung parang tick sa likod. Logo ng Fila nakalagay. May insole niya napalitan na, no? Hindi na original insole. Bakit natin ilalim? Medyo putput na mga Emerald. Hindi pala medyo. Putput na talaga. Presyo niya yata nandito sa kabilang sneaker. Ayan, 1,280. Para dito sa Fila Barricade na yan. Ito dito sa kabila. Merong NMD ulit. Babang. Ito may size pa ito. No? Makapal-kapal pa yung swelas na ito. Wala siyang price dito. Check na lang natin yung size niya. Maliit lang to, size 7 mga Emerald. Actually maganda pa yung condition na ito. 1,480.
No, isa pang Skechers Deluxe Walker. Ito size 9 na pang babae, ano, size 9 US, Euro 39. Parang Goran din yung dating niya, pero mas malambot yung suelas ng Goran. Ito yung ilalim. Andito yung kapares eh, baka nandito yung presyo. Check lang natin dito. Ayan nga, 780 pesos lang to. Ito, nakita ko dito. Hindi ko alam kung totoo to, pero Adidas. Tapos, collab siya with Baiting Ape. Ayan, mukhang totoo naman. Size nito, size 6 US, Euro 38 and 2 thirds ba? 38 and 2 thirds. So ayan, maganda pa yung ilalim, no? Naninilaw na nga lang siya. Hindi ko alam kung ganito talaga yung kulay. Nasira na rin yata yung logo dito sa dila. Ang superstar kasi ito eh. Oo, nasira na nga yung logo. Yung logo niya sa dila parang ganito. Yan na nito, immoral oh. Oh, Baiting Ape 780 lang. Analo na to, ano? Linisan nyo na lang. Makakaya pang paputiin. May konting separation na nga lang din. Pero nakatahi naman yan. Ano? Analo, no? Yun, no? May naghihintay na ganito. Oh. Boom to, mga immoral. Oh. Jordan 3, True Blue. Kaso, nakaseparate na yung suelas niya. Pero 1480 pa din. Size naman nito. Size 5.5Y, Euro 38. Ayan, pwede sana ito. Hintayin natin kung magsisale pa siya. Kaso yung air bubble niya medyo foggy na. So, nakakatakot na rin siya. Ito lang yung separation, ano, yung outsole mismo. Pero yung midsole to upper, walang separation. Naninilaw na nga rin yung toe cap niya. So, kailangan paputiin. Ayan. 1480 Air Jordan 3 True Blue. Ito Nike Vapor Max ulit, size 7 naman to, Euro 38. So ayan, madumi lang din, pwede nyong linisan. The lacing system yan, dito yung lock sa likod. Maganda pa yung ilalim nito, mga immoral. Pero yung presyo niya nandito sa kabilang sapatos, 680 lang. Ang ganda pa to. Ayan o. Pwede, pwede pa. Ayan, may testas nga lang dito. Ito mga immoral, hindi ko na may ipapakita sa inyo lahat to, ah. So pipiliin ko na lang, no? Kung ano yung basta makita kung okay o yung mga matitripan ko. Bigyan ko na lang kayo ng mga konting b-roll na lang din, bawat rack siguro, para kung sakali mang hindi ko maipakita, may idea kayo man nandun siya. Ito mga immoral, New Balance 996. Yeah boy naman yan eh. Ito lang issue nya, may nakita ko dito yung mga parang gasgas na yan. Pati yung end nya meron, pati dito sa likod. New Balance naman, ano, nakalagay. Hindi new buy, hindi new ban rin. 1280. Yan po yung suelas. Dito sa baba, oh, mayroong Converse 1 star dito. Size na ito, size 6. So maliit. So kasi siguro sa size 7 to. Size 6 men's, 8 women's, Euro 39. Oh, suede na suede yan, no? Kita nyo, parang tuwalya na nga yung dating eh. Actually, mas trip ko minsan to. One star kumpara sa Chuck Taylor. Heel drag na nga lang dito, medyo madala na. Presyo nyo, 1,580.
Ito naman, mga Emerald size 10 naman, Armani Exchange. Kita nyo dito, AX nakalagay sa gilid. Hindi ko masasabing kung luxury sneaker ba to, pero 1,480 lang to. Hindi ko kasi alam kung magkano talaga ang mga original prices ng mga damit ng Armani Exchange. Kasi parang nando siya sa linya ng mga parang luxury, eh, no? Ewan ko, hindi ako sure. Pero ito yan, yung itsura niya. Ang dumi lang yung sintas, siguro laban nyo na lang. May man siya dito. Ito mga Emerald, oh. Pansin ko kasi ito, pero ni Yoji Yamamoto yung... Si Yoji Yamamoto, siya yung nagdi-design ng Y3. So, pati sa loob, oh. Ayun, oh, Yoji Yamamoto. Pero yung sapatos niya, is yung brand niya, is yung Vessel. Ayan. Hindi ko alam kung ano klaseng collab to. Ano ko lang nakita to. Piece by piece. Talaga. Insole niya, ayan pa nga eh. Ito yung suelas ng isa. Tapos ito. Vessel. Ang nakalagay. Size. Bakit 4 men's ang nakalagay? So 9.5 women's ba to? Presyo niya 1,280. Ito pa isa mga Emerald classic Vans. Maliit lang yung size nito, parang size 7 men's yata. Oo, tama. 7 men's, 8.5 sa women's. Ganda pa nito, buong buo pa. Buo pa mga Emerald. Hindi ko kurado yung Vans dyan. Panalo to, 1,480 ba? Oo yata, 1,480 yung chelas, oh. Once old school. Tapos meron pa isa dito mga Emerald, Undefeated collab ng Chuck Taylor Converse. Ayan yung logo ni Undefeated nandito. Size naman na ito 7.5, 1,880. Classic orange color ng Undefeated. Nilagay nila sa ilalim. Ayan Chuck Taylor. Tapos yung ano niya, parang balahibo sock liner. Ayan yung itsura. Iba ba ngayon sa likod? Something pa ba ito sa likod? Wala naman na. Malambot ah. Masarap na pakiramdam yung kanyang sock liner. So ayan, Undefeated collab. Ang dami na natin nakikita ang collab dito. Pape Adidas, Chuck Taylor, Undefeated, Yoji Yamamoto, tsaka Vessel. Baka may makita pa tayo iba. Ito, tingnan natin itong ano na to. Converse 70 na low, na puti, no? Ang ganda sa Converse 70, parang naninilaw na rin talaga yung midsole niya. Ito yung ilalim, size 9 pala ito, 1,480. Ayan. Ito yung kapares. Walang hiwalay ah. Nagamit pero walang separation. Tsaka isang mas madumi yun ito. Ayan, mga mancha-mancha kasi. Hindi ko alam kung matatanggal nyo pa. Pero baka pwede sa tissue method yan. Converse 70. Dito na tayo sa rack na to mga Emerald, may naspatan tayo dito. Ayan o. Oh. Alam nyo ba yung sapatos na yan? MMY. Mihara Yasuhiro to mga Emerald. Mason Mihara. Boom. Luxury to mga Emerald. Size na ito. Size 10. Size 10 siya mga Emerald. Size 44. Tama ba? Oh, mga Emerald size 44. Laki yun. Ang ganda, no? Oh, tagal na ako naghahanap ng ganito eh. Puro mga reps yun nakikita ko eh. Yung, hindi naman yung kinopia talaga, no? Yung iba yung brand niya. Pero
ganito yung dating, parang melted ice cream na sapatos. 2,280 to, mga Emerald, size 10, Mason, Miara, Yasuhiro. May wearing instructions na nakalagay. Nabasa nyo ba? Hindi ko napapasahin. Ayan pa. Sa taas, may Jordan 11. Georgetown. Kaso dilaw na yung suelas na ito. Wow, laki rin yung size niya. Check natin kung ano. Size 11.5. Mga Emerald, no? Malaki talaga. Check nyo na lang. Medyo naninipisan ako sa sintas niya. Pero parang original laces naman. Tas-tas na nga lang dito. Siyempre, creasing na ng patent leather. Ayan. May malaking scratch dito. Jumpman logo dyan sa likod. Outsole niya, ayan. Heel drag, very visible. 2,280. Ito, baka magka-interest kayo. Size 7, Y lang siya na Jordan 34. Pwede mo nasabihin, siguro breads or fire red. No? Ayan. Depende din sa colorway niya. Ito lang naninilaw na tong part na to. Madami yung toe box. Wala namang sira eh. Ayan. Siyempre, signs of usage sa kanyang midsole. Maganda, Nike Air yung nasa likod. Yung outsole niya, 1,680. Put-put na nga lang, ano. Ito, ngayon na lang ulit ako nakakita ng Gazelle. Size 10.5. Ito, damage na nga lang itong leather dito sa may collar niya. Yung itsura sa likod. Pero maganda pa yung upper. Hindi siya faded. Tapos yung insole niya, ayan. Kita pa lahat. 1,380 lang to, mga Emerald. Ito, parang tropical na Nike React. 1,580 naman to, size 10. Hindi ko alam kung anong ano niya. Pero parang habang Nike Day yata kasi yung araw, ayan. Naka-smiley siya ng Nike, ano. Tapos, ano, bamboo to. May sush siya, ha. Ano? Oh, may sush. Bamboo. Ganda rin na ito, yan. Flyknit upper. Yan yung outsole niya. Yan na, 1,580. Maganda pa naman yung condition niya. Oh. Noise pa to. Katabi niya itong 997H ng New Balance. Ay, may pagka-denim. Levi's yung dating ng tag eh. No? Size naman nito. Size 10 siya. So, malaki. Pero ganda talaga ng silhouette ng 997H. Ano? Masyado put-put na rin yung outsole niya. 1,480. Signs of usage. Yung ganitong colorway, parang kitang-kita mo yung ano niya. Yung pagkabugbog, no? Paggamit na siya. Pero ang ganda talaga. Ano ito? So, sa taas, no? Merong basketball shoes dito. Ayan, no? Adidas. Tracy McGrady to. Kaso, wala yung logo ni T-Mac eh. Tinanggal. Hindi ko alam kung ano to. Kung Chinese character yan, hindi ko siya mabasa. Size naman na ito. Adidas basketball na to. Grabe ah, size 10 lang to. Parang ang laki niya, mga Emerald, para sa size 10. Presyo naman niya, 1,780. Maganda naman yung suelas. Oh, isang Jordan sneaker pa dito. Kaso yan, nakapako, may separation na siya. Na-research ko na to noon, nakalimutan ko yung tawag. Lagay ko na lang dyan sa baba, size 8.5 naman to, 1,280. Pakita ko na rin sa inyo yung kabila. Ayan. Suelas niya. Katabi niya is itong on. Ano? Size niya? 9.5. Tingnan mo ba't ganito yung suelas ng on eh, no?
Tapos ng mga stickers nila, ganito yung itsura ng swelas. 1580 naman to, mga emerald. Oh, meron pang isang Hoka dito, mga emerald, size 11 naman to. Ito, medyo bugbog na nga lang yung outsole niya. Pero kito pa yung traction eh, no? Ito lang yung nabubugbog, yung midsole eh. Baka sobrang extended kasi. Tapos ito, kawawa rin yung itsura. Pero yun, lambot talaga ng Hoka. OSG, ang ibig sabihin yan. Singapore. Presyo na ito, 1,280. Ayan, check natin ito mga nasa ilalim, mga emerald ito. E6 gel content 7. Binasa ko lang yan. Okay. Size 11 naman to. So, ayan. Ang malalaking paa. Simple lang, ano? May something siya dito. Color niya, medyo nalamog na lang dito sa likod. Pero okay pa naman. Yan po yung likod. 1,380 lang mga emerald. May ildag na nga lang. Dito merong, ano ba to? Sense Boost Go ba to? Tama. Sense Boost Go nga. Yes. Maliit lang size nito. Size 8 women's. Euro 40. Okay. Ganda rin yan. Iridescent yung stripes. Ayan. Presyo niya. 1,580. Ang ganda, no? Talaga may kita mo 3 stripes, no? Sa all black na sapatos. Tapos yun lang yung parang kumikin ng panalo to. Original insole ng Jumpa. Mga issue. Ito parang nagbitak dito. Hindi ko alam kung ano magiging kaso niyan. Nitsuka Tiger. Mga emerald. Size 9.5 naman to. Ayan. Kailangan nyo nga lang dilinisin ulit. Ito, pag leather naman, madali naman matanggal yung ganyan. Hindi ko lang trip yung pagka-neon green niya. 880 lang to, mga emerald. Ito, mga emerald, baka matripan ninyo. Vans Era na Pro. Triple black siya. Demolition nakalagay sa loob eh. Hindi ko lang alam kung ano yung may collab ba siya o wala. Yung likod. Outsole niya. Presyo ba na ito? Wala nakalagay dito. Ah, nandito sa isa. Ayan. Ito yung pares eh. Oh. Ayan dito. Nasa taas. One. Teka. 1,480 mga emerald, no? Presyo nitong Vans Era na to na Pro. Ayun, nakalagay dito yan, no? Pro. Yo. Ito, baka matripan nyo, size 11 Euro 45 Zara naman to, sapatos. Gawa siya sa corduroy. Nga ako, iba mo sabi. Ayan siya. 1,580. Airway Inflow naman, mga emerald. Ayan. Ano merong may pagka-ACG yata ito kasi yan. Pwede daw sa maulan, maulap, maaraw, tsaka thunderstorm. Nike Shield. So siguro waterproof to. Okay naman. Size niya ulit. Size 8. 1,680. May konting heel drag na nga lang. Ayun, mga emerald, oh. Babang Air Max 90, size 10. Na Volt. Ganda talaga ng korte na itong Air Max 90. No? Tinan nyo naman dyan. Flat na flat na. Presyo nito, 1,580. So, natitempt ako. Na bumili kaso may paparating pa ako isang sapatos, nakakabili ko lang din siguro, mag-unload muna ako bago ako bumili ulit.
Pupost ko pala yung mga yun, mga immoral. So abangan ninyo, baka magkaroon kayo ng trip sa mga ibibenta ko. Mura lang. Nating patagalin, pisa na nga natin dito o baka man naghahanap ng bulky Vans shoes sa inyo. Ayan o, sino ba to? Kanino bang signature? Ano to? Bakit parang samples lang daw siya? Tuloy na rin natin o, ayan, Vans. Presyo po na ito. 1580. Ano yata ito? 7.5 mga emerald. Babaw niya may Jordan 1 mid. Ayan. Kung exactly kung ano ito. Size 9 naman ito. $1,880. Naghahanap kayo ng Fred Perry. Meron din yan dito. Size naman nito. Ako, hindi natin makita. Ayun, size 10 US. UK 9. Maniit lang yung ano, no? Manipis lang yung midsole niya. So, ito. Yun na. Ayun, ganda yung logo nyo dito. Ayan. Heel drag na nga lang. Very visible na. $2,280 po. Ayun, napapadami yung mga Air Max doon. No? So, okay. So, ayan. Meron dito. Meron pang isa doon. Hindi ko na pinakita. Ito, $1,280. Size naman na ito. Oh, nasa gilid. Check ko lang ah. Wait lang. Oh, na yung size tag niya. Tansyay na lang natin mga immoral. Siguro mga nasa size 10. No? 9.5 o 10. Itong Air Max doon na to. Ito, Jordan 7 naman. Na yung sweater. Ayan. Ito kasi suot ni Jordan nung nasa Barcelona sila. Ganyan pattern ng terno yun eh. Shorts at saka t-shirt. Pero hindi ko alam kung bakit sweater nila tinawag. Check lang natin yung size ha. Wait lang. Sorry mga immoral, hindi ko makita yung size niya. Pero baka mga nasa size 10, 10.5 to. Yan yung mga parang mancha na lang siya dito sa toe cap. Scuff marks sa leather. Ganda naman yung Jumpman embroidery. Then yung presyo niya. Ang ganda yung outsole ito mga immoral, $2,180. Ito mga immoral, $1,580. Na drop type, size 8. Usually, nakikita natin ganito mga low cut, ano? Ito, naka-mid siya. Oh. Ano ba ito? Tas-tas na? Velcro. Then, tas-tas na siya. Eh, outsole po. Ito, mga immoral. Ultra Boost DNA naman to. Abang, size nito, size 8.5 naman. Triple white siya dapat, $1,580. Ayan, kailangan nyo kuskusin. Ito pinaghalo-halo nila yung patterns ng lahat ng Ultra Boost dito. Kaya siya naging Ultra Boost DNA. Madumi lang eh. Kailangan nyo lang talaga limisan. Ulit, $1,580. Size 8.5. Yun mga immoral. Parang isang variation yata ito ng Adidas Streetball. Size 10.5 naman to. Ganda to mga immoral. Parang makapit na makapit yung ano nyo. Yung outsole. Tapos 1,680 lang. Hindi ko alam kung boost yan. Ganda pa, no? Ano natin yung kapares dito? Ito yung kapares niya, eh. Ayan, no? Ah, no? Straight bull na straight bull yung dating, no? Ganda.
fully ano. Ito mga immoral. Lebron Soldier naman, size 11. Ayan, kung naghanap kayo ng panlaro. Ayan, 1880 yan dito. Gum sole pa. Makapit pa naman yung pakiramdam ng ano, ng suelas. Baka naghanap kayo ng pang badminton, no? Ayan. Mizuno Sky Blaster. Size 9.5 po ito. Gum sole yan. Actually, ang ganda pa ng ilalim niya. 1580. 1380. No, 1380 siya. P6 mga Imoralo. Alam mo yung sapatos ni Mitsui. Pero hindi ito yun. Kasi alam ko yung sapatos ni Mitsui is Tokyo. A6 Tokyo. Pero kung interesado kayo dito, size 12.5, Euro 47. Yung isa pang pogi shoes, Air Max VM naman to. Kasi Vapor Max siya eh. No? Pero yung upper niya is for Air Max TN. Medyo duda ako dito, mga Imoral. Pero pakita ko na rin sa inyo. 1580 yung presyo niya, size 8.5. Ganda yung gradient, ano? Ito, Vapor Max, mga Imoral. 3JM nakalagay dito. So, paano may pagka-oricon yung kulay, no? Tapos yung lock niya, wala dito kasi meron talaga siyang sintas dito sa harap. Yung size niya hindi ko makita kasi nakat. Ito mga Imoral, kakaibang Air Max 90, no? 7.5 naman yung size na ito. Ayan, parang deconstructed yung dating. Ano, usli-usli yung mga iba-ibang bagay. Ayan, saka iba yung tag niya sa likod. Gum sole pala to. Presyo niya wala dito eh. So, check natin dito sa kabila. Ayun, 9 po. 880 pesos lang to mga Imoralo. Murang-mura na para sa Air Max. Oh. Yung 1 size 6 po, 38 and 2 thirds na. Purple na purple yung itsura. Oh. Di pa tayo nakaka-tiempo ng Dragon Ball, no? Na collab ng Adidas. So okay. Sana makakita tayo kahit isa lang. Tsaka sana legit yung makita natin. Ayan. Maganda pa naman yung condition nito. Presyo nito 680 pesos lang. Walang separation yun na. Walang issue yun na. Tapos ito, Gazelle 10. Kulay pula naman. Kaso matindi na yung suelas niya. Yung putpod. 680 pesos lang to. Size 5 or 6.5, 38 and 2 thirds din yung Gazelle to. Minute yung suit pa rin ba ng ganito, Fila Disruptor, size 6, Euro 38 and a half. Dalawa yung Disruptor dito, no? Pakita ko sa inyo yung isa. Ito yung una, may issue na nga lang siya dito ng tastas. 680 pesos lang din yan. Tapos, ito yung isang Disruptor na sinasabi natin. Ayan. Fila lang din. Size naman nito, size 7, Euro 40. Ayan. 680 pesos lang din. Tsaka alam ko sa Disruptor, mabigat eh. Bakit ito mag-aano? Ayun mga Imoral, nakita nyo na yung mga sapatos na available sa loob. Marami pa ako hindi na ipakita mga Imoral ha. So, kung meron kayo natipuan, punta nyo na lang dito sa shop. Description or description. Yung GMAPS link, no, nilagay ko na lang din dyan sa my description box. Para hindi na rin kayo maligaw. At ayun, wrap up na natin yung vlog natin dito. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na vlog. This is your boy Ace checking out. Peace and love everybody. Salutes!